So welcome back to my YouTube channel, mga repetero. Ngayong araw na to ay pag-aaralan natin ano ba ang ating pwedeng gawin para maiwasan ng stress sa ating mga alaga rabbit sa panahon ng bagong taon. So kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto matuto sa pag-alaga rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So shoutout pala kay Eduardo Brigola. And ayan, simulan natin at didiscuss na natin kung paano natin maiwasan ng stress sa ating mga alaga rabbit sa bagong taon. So yan, mga repetero, kung kita nyo, healthy-healthy yung ating alaga rabbit, walang problema, malakas kumain, and ayan, kumakain, nakikita nyo. So available pa rin po ating mga Pure Californian, mga repetero, and pwede natin na kontakin, bumili, or pwede kayo mag-comment sa ating YouTube channel para ating mapansin and ating PM. So yan, mga repetero, i-discuss natin ano nga ba yun pwede nating gawin sa panahon ng bagong taon. So ayan, marapit na naman matapos ang taon na to at napakabilis ng panahon. Hindi natin namamalayan, umaga, gabi. And isang araw na lang at isang linggo, mahigit na lang or gitkumulang isang linggo, ay magbabagong taon na sa atin. So ayan, mga repetero, advance Happy New Year and at sa atin ay Happy Holidays. So ayan, kung makikita nyo yung ating mga lagarabit, ano ang mapapansin natin? Malaki yung kanilang tenga and mabilis silang matakot. So alam naman natin kung para sa tao yung laki ng tenga nila is mas malakas sumagap yan ng tunog or ng sound. Kung so, nakikita naman natin sa kanilang shape ng tenga ay mas madali sila or mas malakas yung kanilang pandinig kumpara sa tao. Kasi sila ay mga prey animals or sila yung mga hinahunting sa wild. Kumbaga sila yung pinakamababa sa food chain or sa pagkain. So sila yung parating kinakain, hinahunting, kaya kailangan nila ng malaking tenga. Ang mga rabbit is matatakutin. Ewan ko kung na-experience ng mga rabbitero, isang kalabog lang, manginginig na natin mga laga rabbit, yung iba na heart attack and pwedeng mangisay and mamatay. So may mga ways tayong pwedeng gawin sa ating mga laga rabbit pag panahon na ito ay panahon ng nagpuputukan, ganon, may mga fireworks. And nakakatakot kasi baka nga naman mamatay yung ating alaga rabbit na ayaw naman natin mangyari. So ayan, mga pwede natin gawin is pwede natin itong kuwari example, kulungan ng ating alaga rabbit ito. Pwede natin itong ilagay sa kwarto. So mga repetero, hanggat maaari wag natin kung malapit tayo sa street or marami nagpuputukan dun sa ating lugar, pwede natin ilagay sa kwarto yung kanilang kulungan, mga repetero, isang gabi lang naman. And tatakpan natin ng blanket itong buong kulungan na ating alaga rabbit. Bakit? And kung kaya, kung walang tao doon sa kwarto, pwede rin natin patayin yung ilaw. Bakit, mga repetero? Kasi mga rabbit, kapag kumbaga pag gabi or madilim, mas nare-relax po yung kanilang pakiramdam. And sa pagtakip natin ng mga kumot or tela dito sa kanilang kulungan ay nababawasan, mga repetero, ang stress or yung pagpasok po ng tunog. So ayan, mga repetero, kung nasa kwarto nakasara and syempre dapat may ventilation tayo or may hangin, ay mas may iwasan natin, mga repetero, na yung ating mga alaga rabbit ay mapasukan ng tunog, and which can cause stress sa ating mga alaga rabbit. Pwede pa itong matroma, and ang worst case scenario, maging aggressive yung ating mga alaga rabbit. Kasi pag sila ay natetreaten or naramdaman nila na sila ay endangered or pwede silang masaktan sa mga naririnig nilang puputok, kapag lalapitan natin yan, pwedeng matakot na ating mga alaga rabbit and pwede silang mangagat. So mga repetero, iwasan natin yung ating mga alaga rabbit na or magpaputok malapit sa kulungan na ating mga alaga rabbit. Hanggat maaari lang naman, mga repetero, kasi sa tradisyon na ng mga Pilipino na taon-taon tayo ay gumagamit ng firecrackers or ng mga paputok. So hindi na natin yan may iwasan taon-taon, mga repetero. And ayan, kung malapit tayo sa may street or sa mga daanan, and kung kaya lang naman, mga repetero, sinasabi ko, ay ilayo natin yung kanilang kulungan sa kung saan pwede may magpaputok, ganon. Kasi experience ko na yun sa mga rabbit, yung bigla na lang minsan sila napapatalon sa sobrang lakas ng puputok, and minsan yung ating mga alaga rabbit ay nangingisay. May nangyari na yun, buti na lang nabuhay. Kasi mga rabbitero, mabilis po yung kanilang
matakot ng rabbit. Konting kalabog, pumutok, ayan, maribitero, iwasan natin. And yung sabi ko nga, pwede natin ilagay sa kwarto yung kulungan nila and takpan ng damit or ng kumot. So yung makikita nyo, maribitero, napakalayo namin sa kalsada. Ayan, makikita nyo buo, halos puro damo, ay puro bukid, puro mangga. Which yung mga mangga na yan, kahit ganyan yan, medyo naharangan din yung tunog. Kahit malakas yan, maribitero. Yan, naharangan. Pero sa mga nag-aalaga ng rabbit, kuwari maliit lang yung compound dati, nasa barrio tayo, iniiwasan talaga natin sa ating mga alaga rabbit yung matakot sila na sa paputok, tumalon. Ayan, hanggat maaari. Sabi ko nga, maribitero, pwede natin takpan or ilagay sa ating kwarto at para maiwasan ng kahit papaano yung stress. Kung makikita nyo, maribitero, ayan, sa tahol nga lang ng aso, maribitero, sila ay natatakot. Paano pa kayo sa paputok? And kahit mismo ako, aminado ako, pag narinig ako malalakas sa paputok, natatakot rin ako. Paano pa itong mga maliliit na hayop? Hindi lang yung mga ating rabbit, pwede rin yung ating mga aso ipasok rin. And meron tinatawag na yung parang binabandage nila yung aso nila para hindi ma-stress. Halimutan ko na yung tawag doon. Pero yung iba parang tinatalian ng damit yung katawan ng kanilang aso. Hindi ko pa na-try sa rabbit na gawin yon, and baka mabalian sila. So iba kasi yung anatomical structure ng rabbit sa mga aso. Kung makikita nyo, itong mga rabbit, napaka-fragile lang nila. Madali silang mamatay. Madali silang konting pagkain lang namamatay. And iniiwasan natin sa pag-aalaga ng rabbit. And yung stress talaga yan, maribitero, napakataas niyan, lalo na pag New Year. And also, pwede nilang ma-inhale yung mga yung powder or yung usok na galing sa mga paputok, which is kaya nilalagay sa kwarto dahil ito ay nagkakos ng irritation sa lining or sa lungs ng ating alaga rabbit. And possible, pwedeng magsipon yung ating mga alaga rabbit. So, niwasan natin yung sipon na yan, napakahirap paggamutin. Kahit sa tao, maribitero, ilang linggo ba gumawala yung ating sipon. Which is, ngayong panahon na to, init lamig, hindi natin talaga mapipredict ang panahon. Minsan, malakas yung malamig, minsan bigla na lang init. And hanggat mali, maribitero, yung mga alaga rabbit, iiwasan natin sa paputok. Hanggat maaari, maribitero, magpapaputok man tayo, ay ilayo natin sa ating mga alaga rabbit. So, ayun, maribitero, yung mga aking ginagawa or ways para maiwasan yung stress sa ating mga alaga rabbit. So, sa akin, wala na ako masyadong ginagawa since napakalayo namin sa mga bahay, sa mga tao na nagpapaputok. And napaka-peaceful dito sa lugar na ito, maribitero. At kung makikita nyo naman yung ating mga alaga rabbit, napaka-healthy. And ayun, kasing iniwasan na rin natin yung mga smokes na nag-galing sa mga paputok, which can lead to magkaroon ng upper respiratory tract infection. So ayan, maribitero, hanggang dito na lang ating video. Kung meron kayong katanungan, suwestyon, or medyo nagugulan ba sa aking explanation, please comment down below, maribitero, at sasagutin natin. And also, don't forget subscribe to our channel to be notified and updated every time we upload new video. And salamat sa pakikinig, and happy rabbit farming sa bawat sa ating maribitero.